What's up mga kayupa? Breezy here. At on the way tayo ngayon sa shoutout Cesar. Hilid. Shoutout kay Cesar, kasama ko siya ngayon sa vlog. Oh, naka-short lang tayo ngayon. Huwag nyo kong kagayain na naka-short lang. Oh, puta, lumalabas yung drip ko. So yun nga mga kayupa, sa vlog na to, sa vlog na to is bibilan natin yung best friend ko ng motor. So bago kasi mula nitong vlog, sabay-sabay nating sabihin, pasok ang intro. Okay na? Ay, meron pa pala. Thank you. Thank you. Putik na yun, nakala ko. Akala ko walang laman yung ano. Yung easy trip ko, meron pa pala. Okay, di safe. So ayun nga no mga kayo pa, on the way tayo ngayon sa Pasig. Pasig ba? Hindi, Kainta. So si Archie, di ba, si Zero One Moto is napakarami nang naibigay sa akin ng mga bagay-bagay, di ba? Napakalaki na yung naitulong niya. Kasi yun nga, diba, yung baguhan pa lang kami, nagmi-meet kami sa ilalim lang ng tulay. Naka-scooter pa siya nun, diba? Naka-short pa lang kami, naka-nutshell helmet lang kami. Pero ngayon, ito na, diba, unti-unting nag-improve yung buhay kasi yun yung target namin. So may words of wisdom ako para sa inyo mga kaipa, pero mamaya ako nasasabihin. So ayun nga no mga kaipa, ibibilin tayong motor sa Kainta at mamaya malalaman nyo kung anong motor yun. Although nasa thumbnail na. So masyado na naman ako nag-e-enjoy, nakakalimutan ko na naman na may kasama ako. Yeah, I get lang, gusto ko magkwento pero nag-e-enjoy ako eh. So ayun nga no mga kaipa, bibilan ko yung best friend ko ng motor. So nag-join force kami, ako naman, hanap ako ng hanap. Although para sa akin dapat to. Para sa akin dapat to, pero dahil nga nakahanap tayo ng magandang deal sa pagbili ng isang super bike, ako hindi ako madamot na kaibigan, kaya yung nahanap ko na super deal is iaano ko na lang muna sa kanya kasi nga gustong gusto niya to eh. So nakausap ko si Madam, yung asawa niya, sabi ko, Madam, may nahanap ako kung ganitong motor. Putang inang lubak yan. Buti na lang maganda suspension na ito. Git lang, nakikita yung singit ko, gago. Bakit ka ba kasi nag-short, presi? So si Madam kasi, kinakausap ako, ano daw magandang regalo kay Archie? Diba? Anong magandang regalo kay Archie? Ganito ganyan, anniversary gift namin, diba? So anniversary gift. Alam naman nating lahat na napaka-espesyal ng mga anniversary gift natin, lalo na pagmahal natin ng isang tao. Although hindi naman natin kailangan lahat na maging materialistic sa mga bagay-bagay na ireregalo natin, kahit okay na yung presensya, di ba? Kung hindi natin kayang bumili ng ganito, mas mahalaga yung kasama natin, yung mahal natin, effort, di ba? Pero dahil nga can afford naman nila Madam, edi bili lang ng bili, basta mahalaga, masaya. So ayun nga, kinausap ako ni Madam, sabi ni Madam, Breezy, baka may alam kang regalo na hindi pa nariregalo kay Archie. Kasi dati nung nagtanong siya, sabi ko, GoPro 8. Yun nga, GoPro. So yun, binila niya si Archie ng GoPro. Well ngayon, eto, nagsanipwera sa kami ni Madam para mabili yung isang bagay na gustong gusto ni Archie. Kasi nga nakikita ni Archie na naka-ZX10R ako, diba? So napaisip ako, bukod sa gustong gusto ko yung ZX10R, diba? Napag-usapan na namin ni Archie yan dati, noong mga squatter pa kami. yung tipong nagme-meetup pa lang kami sa tulay, diba? Mga ganong buhay. Dahil mga naka-big bike ngayon ah. Kakanan tayo sa ano ah? Ha? Kakanan tayo Ortigas. Kakanan tayo dito? Ortigas. Okay. So bro. Sticker.
Ah, bilis. Ingat bro. So, nabigyan ko pa siya ng sticker sa kayupak natin. Shoutout sa kayupak natin. Dahil nga ng mga kayupak, dati nagkikwentuhan kami kung anong mga pangarap naming motor. Sabi ko nga dati, di ba, yung kasagsagan ng kasikatan ng H2, sabi ko gusto ko ng H2. Pero yun nga, masyadong overrated. Although pangarap kong makasakay sa H2, di ba? So ayun nga, napag-usapan namin ni Archie yung mga pangarap naming motor. Nasabi ko ng ZX10R, sabi ano yung tsura ng ZX10R? Tapos yan, pinakita ko, sabi ko, grabe yung lupit ng motor na yan. Parehas namin gustong-gusto yung ZX10R. Sa mga nagtatanong dyan, di ba, sabi ko, Bridget, bakit di ka pa mag-upgrade ganito ganyan? Ilang beses kong uulit-ulitin sa inyo mga kayo pa, hindi ko kailangan mag-upgrade kasi madaming nagmamahal sa akin. Lahat ng motor na titest ko. Hindi ko kailangan bumili sa ngayon. Okay na ako sa NK400 kasi NK400 yun yung pangarap kong motor dati. Dati nga, di ba, sabi ko sa inyo, nakamiyo ko, pangarap ko big bike, na affordable, bumili ako ng Rossi Sigma. Diba, racing, ganun. Tapos yung nabili ko yung Sigma 250, nakita ko naman ngayon yung NK400. Although kahit hindi nakasagsaga ng NK400, eh pangarap ko yung NK400 eh. Di binili ko yung NK400. So ngayon, wala pa ako natitipuhan, pero trip ko yung binili 600 ay ah. Yung TNT 600, grabe ang ganda niya. 4-cylinder na 600cc. Baka naman. Ayan, isa ko natitipuhan ngayon. Pero ayun nga, ang gusto ko sa pag-upgrade ko ng motor, unti-unti lang, hindi yung 150 bigla ang 1,000, di ba? Ganun. O kaya yung 1,000 ka, bibili ka ng lower cc ng motor para lang sa ano. Hindi, ano tayo, lahat tayo real. Lahat tayo totoo. Lahat ng motor pagdadaanan natin, ay although afford naman natin na bumili na ngayon, pero di ba? No! Pwede tayong bumili ng second hand ng motor na 1,000cc para matapos na yung mga haka-haka, di ba? Brizzy, di mo naman afford yung ganito ganyan eh. Diyos ko, my God! Ayoko na lang magsalita. I don't need to prove anything to you. What matters is I know myself. And I know that I can in time. Ika nga nila, huwag mong bilhin kung hindi mo kailangan. May mga motor naman ako, bakit kailangan kong bumili ng madaming motor, di ba? I am investing on myself. I don't need to buy leisures, mga ganon. Yan ang isa sa mga mindset na dapat natin baguhin mga kayo pa, is yung bili ng bili kahit hindi naman kailangan. Dapat bibili mo yung kailangan mo. Hindi yung bibili ka ng ganito, bibili ka ng ganyan, hindi mo naman kailangan. So malapit na tayo mga kayo pa sa meetup place na kung saan ko pukunin yung motor. So ito yung McDo. Tapos may entrance dito eh. Ito, Riverside. Pero wait lang. Okay, so dito tayo mga kayo pa. Mimit ko rito yung bibilan ko ng motor. So, off ko na muna yung kamang iPack. Mamaya ko na lang yun pag nandudo na tayo. Kikwento ko pa sa inyo. Malaki pa ako kikwento sa inyo eh. So, yun na nga, no, mga iPack. Big shoutout kay Caesar. Ayan. Ito mga iPack, pakita ko sa inyo yung ZX. Ayan. Ito yung bagong baby natin na iaharabas kasama si Caesar. So, mga harabas tayo ng daan ngayon. Ayan. Okay. So ayun mga kayupak, no. Ayun na yung baby. Ayun na yung bagong baby. Baby ko dapat to eh. So ayun mga kayupak, ito na yung iriregalo natin sa best friend ko. Diba? Mamaya ikikwento ko sa inyo yung detalye. Pero dadaan muna tayo na Motorcycle City. Shoutout Motorcycle City. Kukunin ko yung ORCR ng motor ko. Okay mga kayupak, simulan na natin ang vlog. Okay, so yun mga kayupak, ikuwento ko naman sa inyo ngayon kung paano namin inareglo ni madam ang pagbili sa motor na to para iregalo, di ba? So, yun nga, sabi ko sa inyo, para sa akin talaga dapat to. Ay, din yung pera ko eh. Pero, di ba, may tamang panahon sa pag-ano ng motor natin mga kayupak, pag-upgrade. So, yun mga kayupak, Motorcycle City, here we go. So, mabalikan natin yung kwento mga kayupak. Plinano namin kasi nga, di ba, kailangan ng regalo para sa anniversary nila madam tsaka ni Archie.
So, sinacrifice ko yung nakuha kong deal. So, nakuha namin ang magandang deal itong motor na to. At ayun nga, dadalhin natin ito mamaya dun sa 01 Moto. At isosurprise natin yung best friend ko. Yeah, Motorcycle City! Tara, Motorcycle City, I'm back. Kunin ko RCR ko. Okay. So, andito tayo ngayon sa Motorcycle City, mga kayo. Ano, may napupusuan ka na naman, boy? Malay mo naman, di ba? Takyan mo nga. Yan. Magulat ka next month, tignan mo. Sa kanya na yan. Picture lang kita, wait lang. Off ko na yung kamakay pa. So, yan mga kayo pa, nag-i-inquire na, oh. Magkano, madam? Dati siyang 2.7, ngayon 1 million. Oh, 1 million. Oh. Siya ano na? Kasing mahal eh. Yeah, sabi ko sa inyo eh. Pag nakarinig ng affordable na preso eh. Bibigyan lang ng formal quotation, sir. Para so, kayo okay. Bahala sa bahay. MV Agusta F4. Ayan, touch natin. Ayan. Kunin po, ano mo, sir? Ayan, nag-i-inquire na siya. Nag-i-inquire na siya. So, ayan mga kayo, pak. Nagkakapirmahan na. Ano yung ba't pumipirma ka na dyan? Wala pa! Sabi mga kayo pa, magugulat ka na lang. Yan sinasabi ko na eh, pag nakakita ng ano to eh. Nagdodokumentuhan na silang dalawa. Okay! So ayun nga mga kayo pa, no? Nakuha ko na yung RCR ko. At ngayon, bakbaka na to boy! Bakbaka na! Didikitan natin ito na sticker kayo. Eh, dikitan na natin kagad ng sticker to. Ang ina mo! Tara, let's! Yeah! Sayang nga naman kayo, pakbak. Baka na ito, ang init! Ang ina! Ang init! Bakit kasi nag-short dressy? Kagong init na paso ako. Yeah. Ah, naambon. Naambon na mga kayo pak. Ah! Utang ina, basa tayo na ito. 5 minutes later. Ah, naulan mga kayo pak. Hanap tayo silong. Hilong tayo. Basa ako, gago. Hilong muna tayo. Wait lang. Wait lang. Naka-safety ba lahat? Okay, naka-safety. Tara, game. Hindi, iniisip ko kasi ba may mga mababasa eh. Papel pa, yung mga documents. Okay, safe pa naman mga kayo pa. Yan. Alis natin yung basa-basa. Pa-respeto pa rin natin yung mga checkpoint. Dumaan pa rin tayo sa ganun. Ah, ang init! Bakit kasi nag-short breathy? So, yun nga ng mga kayo pak, bakbakan na to. Di-deliver natin to ngayon dun sa 01 Moto. Tapos babalutan natin to ng gift wrap. Kasi nga, di ba, gagawin natin tong regalo. So, lahat tayo makikisana all. Next time mga kayo pak, ako naman. It's my turn. Pero sa ngayon, enjoy lang muna natin yung mga buhay-buhay natin. Ah, sarap! So yun nga mga kayo pak, no? Yung sinasabi ko sa inyo na meron akong magandang payo na dapat pang hawakan nating lahat. Masasabi ko lang mga kayo pak is huwag kang magsettle na magaling ka na. Diba? Usually pag sinabi magaling na ako dyan, ayaw na yan. Diba? Huwag tayong ganun mga kayo pak. Baguhin natin yung mindset natin. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, huwag kang magsettle na magaling ka na. Dapat galingan mo pa. Dapat mas magaling ka pa sa kagalingan mo sarili mo. Ang gulo, diba? Hindi. Huwag kang magsettle na magaling ka na. Dapat galingan mo pa lalo. Thank you.
sarap. Dahil mga kaipa, huwag ka magsisettle na magaling ka na or dyan ka na lang. Always aim for a higher dream, di ba? Oh, nakamit mo na yung pangarap mo. Pero syempre, huwag kang i-stop doon. Keep on dreaming. Ika nga nila, di ba? Libre lang naman mangarap. Pero sana, yung pangarap mo in time, dapat panghawakan mo yan. Huwag kang mananatili na pangarap lang. Kilos, mga kaipa. Ay! Biglang liko sila kuya. So, irarap na lang natin ito mamaya, mga kaipa. Tingnan natin kung anong magiging reaction ni Kuya mo Archie. So, dalawa kaming masaya rito ni Madam. Masaya ako, napapad na ni Archie yung pangarap niya, di ba? Na ZX10R. Nakahanap tayo ng magandang deal. Eh, masaya din naman si Madam kasi nagawa niyang may regalo kung ano yung pinapangarap ni Zero One, di ba, ni Archie. Ngayon, sana all na lang tayo. Pero hindi, huwag laging sana all. Dapat kikilos ka. Ah, sarap. Ito tayo. Ito tayo pag gano'n. Mag-i-edsa tayo. Ayoko dyan sa C5. Traffic dyan. Sarap. So magkareraan kami mamaya ni ano ni Caesar. Ah, ang init sa hita, putang ina. Ang init. Ang init. Ah, mga kayo pa, sinasabi sa inyo, bigyan kayo advice ha. Huwag na huwag kayong mag-short. Huwag naka-big boy kayo. Kung ayaw nyo mapasok yung itlog nyo tsaka yung hita nyo. Kaya na siguro after na itong ride na to, crispy pata na yung hita ko. Ay, nang init na talaga, boy. Ang init. Ito mo yung tempo 103. Pag nag-120 yan. Pero ba't sa'yo hindi nag-100? Mag-100 to. Hindi ah. Pag ako nag-agayon yan, hindi nag-100 eh. Ano? May something sa intake niya. Baka? Kaya inalis yung ano niya. Bebe, alam ko itong gusto nyo eh. 1, 2, 3. Ah, sarap. Tangina game. Panis, nag-drag kahit wala. Kahit wala ni gear. Ay, patang usok. Ano nasasabog na sa truck mo? Saan ang kaibigan ko? Ang sarap
Caesar na wala. Yeah. Kita na pa yung kuyukot ko. Kita na yung kuyukot ko, gago. Yung damit ko. Pumapagaspas. Kumasampit na tayo sa Zero One Moto. Pag-git mo na tayo. Pero ba na? Pero ba? Teka lang. Game. Rapit na tayo Zero One Moto, mga kayupak. So pag na-deliver natin to dito, irarap ko mamaya, tapos susurprise natin si Archie mamayang gabi. Okay, so mga kayupak, pagdating ka sa Zero One Moto, wakat ko muna yung camera. Update ko na lang kayo regarding sa surprise. See you later. Okay. So yun mga kayupak, nakakit na tayo, sabihin natin kay madam na andyan dyan na yung motor. So kaya tayo sa office. Natin, huwag nyo pansinin yung stock na yan. So let's go. Okay. So andito tayo mga kayupak. At yun nga, report natin kay madam na, madam, nakuha ko na yung motor. Sa baba na. Prepare na yun. Prepare na. Papaprepare na natin sa baba. Pero bago natin yan yung mamaya, yung surprise natin. May mga konti akong katanungan sa'yo. Okay! So ayan ang mga kayupak. Simulan na natin tanungin si madam kung bakit at para saan ba itong gagawin namin na kalokohan. So, si madam for the first time lilito sa camera. Okay, so madam, na-prepare na natin sa baba yung, ano, yung motor. Antayin na natin yung pagdating ni Archie. Oo, tatawa ko siya. So, bago natin ano yun, siyempre, tatanungin muna ito. Siyempre, kanina sa vlog ko, yun nga, na-introduce ko sa kanila na yung regalo na gagawin natin. Siyempre, tatanungin, bakit nila galuan ng ganito ganyan? At mas maganda manggaling sa inyo. Kasi pag pinaliwanag ko, mas parang, sip-sip ka na naman, Brizzy! Hindi naman. So, ayun mga kayupak, iano natin kay madam kung, yun nga, bakit niregaluhan ni madam ng ganito? Kasi usually, si madam na mag-explain. So, ayun madam, bakit ano, bakit natin niregaluhan si Archie ng ganito? Ano kasi yan, anniversary gift ko sa kanya last June 26. Kaso di ba nag-uusap tayo dito na move dahil nagkaroon ng pandemic. Hindi tayo makagala, wala lahat eh. Magawa, di ba? Yun yun dahil anniversary gift ko na sa kanya. Tsaka yung deserve naman niya yun kasi sa dami na lang tinutulungan niya. Siyempre para sa akin nakikita ko yun. Yun na lang din yung way ko. Sana all! Yun na lang yung way ko, parang thankful na ganyan na siya ngayon. At the same time, diba, narating niya na rin lahat. Na nabanggit mo yung pagtulong, yun nga pala nakaraan, nagawa na yung pagtulong dun sa mga ano, yung mga, sa charity na ano naman natin. So yun nga, nabrought up mo yung pagtulong. Yung ano, i-open up natin ngayon, ano ba yung mga nagagawa ni Archie behind the camera? Hindi, kasi si Archie, magtutulong sa ibang tao, ayaw na ayaw niya nang ilalabas. Kasi naman ako eh, kaya kung gagawin yun ni Archie, babash ko si Archie. Pero alam niyo sa totoo lang, si Archie, meron niya mga charity na ongoing hanggang ngayon. Sikreto lang. Mas okay kasi kayo, kaya nga di ba nagagalit ako pag ano, pag yung kino-content mga kayo pak yung mga pagtulong-tulong. Kasi binabawi lang eh. Pag natutulong ka, babawi mo, para pinapahiya mo pa yung taong tinulungan mo kasi nga mahirap siya, mahina siya, na kailangan mo ano, ipinapamukha mo ngayon sa madaming tao na ganun yung kalagayan niya. Diba? Which is wrong. Kaya yun nga, sinasabi ko kay Archie na kung ganito tayo, kung tutulong tayo, huwag natin i-on-cam, huwag natin ano, content, diba? Meron siya mga tinutulungan ng mga matatanda. Tapos, meron kami parang pantry para dun sa mga bata na wala ng pamilya. Monthly yun. Hindi ba yung pinadala ng tinapay din yung nakaraan? Tsaka ni Jollibee. Yun. Actually, ganun siya tumulong.
tulong siya agad kaya niya. Pero hindi, ayaw niya na pinagsasabi sa ibang tao, pinagkakalat. Pinagmamalaki ka lang. Kasi bakit naman kayo pag, diba, syempre itutulong ka, tapos tumulong ako ganito, wag niyo ako i-bash, mga ganun. Parang ang pangit eh, yung ang bite-bite ko sa imahe, dapat maganda tingin niyo sa akin, wag niyo ganun mga kayo pa. Kaya against ako sa ganun eh. Although may mga kilala tayo na ganun, pero para sa akin ha, kasi ako real talk ako lagi sa ganun, na mga pagtulong ni Archie ng 01 Moto, di ba, hindi namin pinapublic yan. Kaya salut-salut sa 01 Moto. Kaya yun, at least nalinawan kayo ngayon. Ngayon, balikan natin yung motor. So, paano natin tatawagin sa Archie? Hindi, natawagin natin siya. Sabihin ko sa kanya yung dalawang stop natin. Ang stop natin dito, nag-aaway sa motor. Ay, bali, parang pro. Oo, bayaan lang natin sila na... Papakita natin kung paano magalit si Boss Arch. Parang kinakabahan ako doon. Tangina mo! Gagalitin mo! Oo! Para makita niyo kung paano siya magalit, paano siya makipag-usap sa inyo, pag nasa baba kayo, paano siya bilang kaibigan, gano'n siya ka-jolly. Iba't ibang ugali ni Boss Arch. Kung nakikita niyo sa kanya na jolly, masayahin, yun talaga, masayahin talaga siyang tao, pero hindi niyo pa siya nakikita paano magalit, kaya papakita namin nila. Pakita natin kung paano magalit. Sana huwag magalit sa akin. Kung magagalit mo, mapapawi agad yung galit eh. Kaya kung siya magalit, di ba? So yun nga, sa dami-dami ng taon na lumipas, yung una, nasabi ko sa inyo mga kaipak, yung GoPro 8 na tinanong sa akin ni Madam kung ano pa ba yung mga wala kay Archie. Usually, ganun naman kasi talaga. So yun nga, nagtanong si Madam, ano pa ba Raven yung ganito ganyan? Na-open up ko yung motor nga, na gustong-gusto niya na ito yung nakakita sa nang ganun. Sana, ipon pa, konting ipon pa, mga ganun, di ba? Eh, palihim si Madam eh. Palihim. So ayun nga, di ba, mag-regalo tayo ngayon. Si Archie kasi yung lalaki na for parang sa mag-partner, hindi yan magde-decide on that yun nag-go. Akala niyo bobos-boss na gano'n? Akala niyo bobos-boss siya, pero pag family... Pag may ride kami mga kayo pa, hindi pinapayagan niyo hanggat walang approval. Kaya pag may ride kami, minsan madalas kasama si Madam, di ba? Yun yun! Tsaka may ride naman siya na wala ako ha, di ba? Pero updated pa rin. Updated. So ayun mga kayo-pack, simulan na natin yung prank. For the first time, magpa-prank si Breezy. For the first time, ang prank natin, bibira natin ng motor yung kaibigan ko. Tama. May message nga pala ako dun sa mga basher ni Archie. Mm-hmm. Thank you. Maraming thank you. Kasi dahil sa inyo, ayan si Boss Arch, or si Arch, Boss Arch sa inyo, si Archie sa akin, or si Benon. Ayan na siya ngayon. Panda, di ba? If you're talking yung panda, ayan na, kumataas na. Pero ano naman, ang tawag dito, ibang pagtaas. Syempre. Tama ano lang. Kumbaga, ganun kami. Habang hini-hate nyo kami, mas lalo tumitibay yung damdamin at loob namin. The more na ayaw nyo sa kanila, the more na maraming nagmamahal sa kanila. Kasi totoong tao sila. Mga, yeah. Ang mga tao kasi, mas gusto yung totoo ka. Kesa yung parang super cool mo, tapos... Puro pakitang gilas lang na ano. Just wala naman talaga under the cam, or off the cam. Wala naman talagang may pagmamalaki na ano. So, mga ibang, simulan na natin yung vlog. Teka, tatawagin natin si Arch. Tawagin na. Let's go. Okay! So, yung mga kaipak. Tatawagan na ni Madam si Arch. Tapos, doon natin malalaman kung ano yung reaction niya. Sana hindi busy. Hello? Hello, Ben. Pumunta ka nga muna dito sa shop. Nag-aaway si Romel at saka si Butoy. Ha? Bakit? Eh, may pinag-aawayan sila doon sa baba. Kanina pa kami dito sa taas umakyat lang si Master kasi nagtatalo na yung dalawa sa baba. Sige, punta na ako dyan. Okay. Okay, so successful kumagat. Game. Okay, mga kayo pa. So, simulan na natin to. Parating nga daw si Archie nandiyan na yung sasakyan. Let's go. At 360 naman tayo ko. Kahit anong angulo pagawin natin. Covered na covered yan. Shoutout kay Bibi nga pala. Bibi Moto. Kita ka dyan. Kahit nakaganyan pa yan, kita ka dyan. Oh, nakita nung kam. Sure, nakita nila lahat ng mga kantang ha. So yung mga kayipak, simulan na natin. Diyan yung sasakyan. Diyan naman yung sasakyan. Hidden camera. Diyan ka lang, Madam.
Basta mag-away kayo, totoo, alabas ka sa lang sa manang loob niya. 2 hours later. Hoy! Ang ina, pinis yung ano! Ganyan na rin eh! Eh, dapat inayos mo eh. Ang ina mo naman yung sabi ko sa'yo, ayosin mo ng bahay. Yan ba yung tinawag sa akin? Oo, kanina. Ay, ginawag ko eh. Kaya lang nga, ayun may tinawag. Ayun ako sa kaya. Eh, ba't ginawag yan yun? Pinabalot ko sa kanya eh. Ginawag niya inayos ng balot. Ginawag niya na. Ano ba yan? Ano bang ito dyan? Ba't? Pagwawala ako, ang dami ng kalokohan dito. Ay, ikaw po siya. Pinagawa ko sa akin ng maayos yan. Di ko dyan patangalan yan. Di yan binalot. Oh, binalot niya. Ano gagawin ko dyan ngayon? Ang gagawin natin dyan? Saan pa kayo nag-aaway? Maglalas pa ngayon ko eh. Ikaw ngayon ibalot ko. Ano? Ang napakalit na bagay, pinagtatalo na ninyo. Wala magkaayos. Buksan mo. Warn, ito si Todio, shoutout, Ken. Ano mo? Yan ang bago mo ito. Boss Arch, mga kasodi. CX-10R. Bomba. Solid mga kayo pa. So yan. Pasaya natin. Bawas na naman bako mo. Lapit, anniversary. Lapit. Lapit. Kiss na mas. 1, 2. Kiss na mas. Kiss ang puto, basta. Baby, agad. Tayo mga ipa. Sakay mo nga, para makita nila. Utang na, naging Gundam boy. Naging Gundam. Ang pag! Kaya parang contractor na po. Eh, sabi mo, ayan na si Panda. Ayan na si Panda ko. Diba?
Lumaki lalo yung motor kasi inaasar yung pandak eh. Ang dami yung viewers ah. Sa zero one sa solid ko. Ngayon yung black naman yan. Ay, nang bula ako gawin. Mapaparanggay tayo niyan, boy! So, ayan mga kayo pa. Solid, tuwan tuwa. Maski na kamas, kitang-kita mo yung ligaya eh. So, mga kayo pa. Solid na solid yung pang napa. Ito yung prang na hindi ka maiinis eh. Salamat ah. Tangina ka. Anong role mo dito? Hmm? Tagabili. Tagahanap. Ito pala yung pinost mo. Kaya pala sinisinsong mo ako ng araw. Sabi, yun naman yung pang nagpost ako nang bumili ako ng ganito. So, nagtatanong siya ba, magkano yung ganyan? Magkano yung ganito, ganyan? Buti ka pa, ganito, ganyan. So, ayan. Sa alam araw mo. Ako sininsong. Pupunta ako na sa bahay. Alas ka pa? So, yun mga kayo pa, parang sa kanya talaga yun. So ayun mga kayo pa, successful yung prank natin. Tapos yun na dito yung vlog. Magpapakain to si Archie, tsaka kakainin din siya mamaya. So that's about it guys. Stay breezy. Away!